Magandang umaga po, isang maaliwalas na araw sa inyong lahat. At dahil hindi pa ho tayo makalabas, wala pang mga tawag bilang isang driver. Kami po ay naka-standby. Pag kami tumawag, may takbo. Pag walang tawag, walang takbo. Ganun lang po ang buhay ng isang driver. So, tayo po ay mamasyal sa paligid. At ang nasa isip po ngayon ay umikot na naman sa paligid sa aming mga kabundukan dito sa paligid. At itong aming subdivision po kasi ay napapaligiran ng bundok. Kung hindi man bundok, isang masukal na lugar na doon sa may bandang silangan ay mga palayan, kugunan. May bandang kanluran naman po ay kabundukan. Ganon dito sa may bandang timog. Puro kabundukan po yan. At noon sa may bandang hilaga ay creek. Ayan po yung mga napuntahan namin noong isang araw. So, creek. So, kaya ang COVID ho rito sa lugar namin eh, mabilis ma-minimize. Kapag ka ikaw ay infected eh, takbo ka lang dun sa isang side. Labas ka lang ng subdivision. May kubo-kubo. Pwede yung magtayo ng kubo roon, mag-stay ka roon. Mabubuhay ka ho roon ang dala mo bigas, sardinas at saka noodle. Gawin nilagnat, unang araw, lagtatay, ubusipon. Unang araw, dapat ma-survive yun. Pagka nakaramdam ka na kagad, inom ka na lahat ng mga po pwede mo inumin. Noong panahon ko, lahat ng mga expired na nga ng mga gamot sa medicine box, pinag-iinom ko na kapag nakakaramdam lang naman. Sabihin natin hindi siya COVID. Pero kung isa sa mga symptoms, medyo nararamdaman mo na, so react ka na kaagad. Nakainom nga ako ng nilagnat nga ako, nakainom ako na expired na Bioflu, expired na Biojesi, tapos Dietab. Tinga yung palaglag yata yun. Kaya tuloy, nagkataita ito, kung tulutulo, palaglag na yata yung nainom. Tapos yung papatigil ng regla, basta wala namang masama. Sinubukan lang. Kasi pag hindi mo ginawa yon, una, wala na tatanggap sa inyong house, no, ha? Quarantine ka na sa bahay. May option naman. Kung gusto nyo pumila sa pila ho kayo, so ang current na nakasalang, isabihin natin pang 20, kayo po ay nasa pang 60. So pag kami lumabas, so pang 21 yung susunod. So yung pang 60 mo, good luck. Ganun po yun. So, ang buhay ay sadyang malungkot at kakaiba. Ngayon, kung mga sarili natin, hindi natin gagawing react dating sa mga ganyang sakit, mamamatay ho tayo ng maaga. To be active, instead na mag-jogging tayo, magpasyala na tayo sa kabundukan. Di naman tayo pwede mamasyal sa bahay. Huhulihin tayo ng batas. Huhulihin ho tayo ng batas. Kaya, tara, tayo ay mag-ikot-ikot sa paligid. Okay. Ay, isang maaliwalas na umaga sa lahat. Ang aming paligid ay medyo maliwanag na. Good morning, bahay. Good morning sa aking sasakyan na medyo kwadrado na ang gulat. At ikot-ikot lang para magandang umaga sa aking mga kapitbahay. Oh. Dito po sa amin ay panahon ng mangga. Kaya ang bunga ng mga mangga rito, nahuhulog na lang siya. Yung itinanim pong lemongrass, tumubo na rin naman na maganda. So, hinaharap ay pwede nang kuhanan ng panggulay. Yung kaibigan ko, umakit sa bubong. Lilinis ng bubong. By this time, ako lang pong mag-isa ang namumundok. Wala na hong magjagang sumama sa akin kasi ayaw ho nilang mamundok. Takot ho silang kagatin ng ahas. Kasi po, masukal po yung gusto kong pasukin. Di ko man alam bak sa dinami-dami ng po pwedeng magawa. Yun po yung naisipan kong gawin. Ay normal person? O kang epekto na ho yata ito ng pandemic sa buhay ko. At biglang mga pagbabago ng buhay. Nagbago na rin yung aking kaisipan. Ayaw na ayaw ko kayang sumuhot sa ganitong mga masukal. Ngayon ito na yung pinagpupuntahan ko. Itong mga lugar na ito ay may mga nakabili na. Magandang manirahan sa lugar na to kasi puno, wala pang gaanong bahay. Dito po sa masukal na ito ay di ko alam kung anong gagawin ko rin. Lalo na kung nasuong dito. Oo. Tuluyan na nga bang kabundukan na ang laman ng pag-iisip ko.
At parang may resort. Oh, parang may resort. Pwede ko bang puntahan yun? Yan po. Kabili. Ito naman ay parang may resort dun eh. Mamamasyal nga tayo. Oh, ito na siya. May daan ho papunta ron. Oh, ganda. Maganda dito, may resort. Ayan o, pwede ka maligo. Lupit ah. Ako po ay naliligaw na. Hindi ko na po alam yung pabalik sa bahay namin. Eh, ang layo na po na narating ko. May NPA yata rin eh. Tingnan nyo po yung mga pinasok ko. Oh. May mga halaman pero wala siyang tao. Oh, oh. Pag ako kinatay dito, walang makakakita sa akin. Oh, may mga tanim silang ampalaya o. Oh. May kamatis. Wala ho yung may-ari dito. Oh, ang cute yun. Hindi ko alam kung anong lugar na ito. Pilipinas pa ba ito? ayan na. May bahay doon. Hindi ko alam kanino may bahay yun. Tignan natin. Baka Koreano na may-ari. kung ano-ano na itong pinagkagagawa natin sa buhay. Oh, daming kamatis. Oh, masipag magtanim yung nandito. Kamatis. Dami siya bunga. Oh. Doon ho ako galing. Babalik na ho ako roon. Kasi po, yung aking narating, eh, hindi na ho. Kabahayan na ho yan. Di ko alam kung Pilipinas pa yan. Eh, sa layo ng nilakbay ko, eh, di ko na malayo yung mga pinagdadaan ng kusta mo. Kita mo na mama ka. Umuwi ka na. Tulay-tulay tayo. Huwag mauhulog. Kapag nahulog ka doon, bangin. Tulay-tulay. Sige, tulay lang. Kapag nahulog, uwi na tayo. Kasi, ibang planeta na ito narating natin. Pasyal na lang tayo rito sa ibang araw. Pahinga muna tayo. Maupo muna tayo dito sa ilalim ng puno ng mangga. Kasi po, isipin ko kung saan ako nanggaling kanina. Ako po ay naliligaw. Napagod ang mama. Yun po ba yung kabundukan na yun? Yun. Doon po ako nanggaling. Malayo-layo rin pala. Oh, kaya ayan po yung mga nasa paligid ko ngayon. Pahinga po muna ang mama. Ayan. Natonton ko rin ang daan palabas. Kalsada na yun. Nakikita ko. Sa wakas. Oh, ayan. May nagtitinda ng bangos. Bayan na ito. Sigurado na ako makakauwi na ako sa bahay namin. Ross. Ayan. Oh, see? Oh. Oh, my friend. Kamusta ka na? Nanganak ka na pala? I'm sure hindi ako daddy niyan, ha? Yeah. Ako po ay kabalik na ng normal sa aking bahay. At mula sa kabundukan ay naikot po ang komunidad namin sa labas. Sa labas lang, ha? Pagkatsawa na po akong umikot sa aming mga loob. Lamang ay napagkamalan po akong sundalo. Ako'y biglang umuwi. So, back to my home. Sweet home. So, magpahinga muna tayo ng kaunti. At iniisip ko kung ano yung susunod ko pang gagawin ngayong umaga. Kahapon ay nag-ihaw kami ng tamban. Dahil hindi naubos ay pipirituhin ko po yung natira. So ayan na po. Piniprito ko na po. Lakas ang aking apoy. Dito po sa amin sagana kami sa apoy. Ayan o. Pwede nyo pong isaing pati bahay nyo, prituhin pati bahay nyo. Tayo naman po ay magluto ng pansit bato. Pansit bato po na pagkain ng mga Bicolano at mga Bicolana. Ito yung ating pansit bato. Isa lang ko na po yung ginisang sibuyas, bawang at hipon. Hibi kung tawagin. Mabigat kung sa Tagalog. Ayan na, kumukulo-kulo na po. Katapos po niyang kumulo ay akin na pong isasalang. Ayan na po, kumukulo-kulo na po ang aming nilulutong pansit bato. Miya-miya ay kakain na tayo. Ang breakfast. Tuloy na parang po ang pagluluto natin. So umaga po ay pwede ko nang lutuin yung hanggang mamayang gabi. Pero ang katanghali lang po. Ito, sinasalang ko naman yun. Tapos na po yung aming pansit bato. Ang sunod po namin isinalang tinaing. Di hanggang tanghali na. Nagprito tayong isda, nagsaing, do pansit bato. Sige. Sinaing. Kakagutom? Tayo naman po ay kumain. Kainin natin yung mga pinagluluto natin. Tingnan natin kung masarap. Yeah. Ayan na po yung pansit bato. Tsaka yung pinarito natin kanina. Ayan.